Hello guys, welcome ulit sa akin channel, John and Dave. Ngayon guys, nandito tayo sa may Kabangayan. Ngayon, pupunta tayo doon sa may Pio View Corpus ng dito din guys sa Katayngan. Ayan. Ang ganda ng mga ano dito guys, kabundukan. Ito kasi dati guys ay talagang pastulan to siya guys. Basta hindi ko ano yung pangalan, pero dati guys, ito ay talagang bundok-bundok na to guys. Tapos ngayon, parang ginawa nilang kalsada yung mga kabundukan guys. Papakita ko sa inyo mamaya yung bundok na ginawa na ngayong kalsada. Sobrang ganda guys. So ngayon, nandito muna tayo. Papunta muna tayo doon sa aking pinsan. Hihiram tayo ng tricycle dahil yun ang sasakyan namin pauwi doon sa amin sa Aguada. Dahil sobrang hirap guys pag motor ang gagamitin. Dahil yung dadaanan namin galing dun sa Kabangrayan to Aguada guys ay rough road pa siya guys. Hindi pa siya totaling maayos. Pero dito sa kabundukan na ipapakita ko sa inyo guys ay sobrang ganda. Mamamangha kayo guys sa ganda ng pagkagawa nila sa kalsada. Shortcut ito ng Corpus to Kabangrayan to Esperanza guys. Ayan. Yung kalsada na ipapakita ko sa inyo. Ngayon, road trip muna tayo papunta doon sa bahay ng aking pinsan, guys. Maganda talaga ang talikasan, guys, kapag hindi nasisira. Sobrang ganda nito, guys. Kaso lang, guys, dahil ang Masbate ay sikat-sikat sa mga kaguluhan, maraming tao dito ang takot, guys. Pero yung mga taga Masbate hindi po natatakot dito guys kasi talagang kilala na nila yung mga tao dito. Pero yung mga hindi taga Masbate ay talagang takot sila guys pumasok dito, lalong-lalo na dito sa party ng mga Corpus to Esperanza kasi ang lugar dito guys ay talagang bukid at saka ano tawag nito guys, yung malalaking puno, hindi pa lang natin nakikita yung party ng malalaki yung puno at marami daw tawag dito yung mga engkanto guys, lalo na pag gabi pag nagta-travel ka dito bawal to yung mabilis ang takbo guys, kaya dapat dahan-dahan lang. Makikita nyo naman din guys na ang ganda ng tanawin dito kahit nasa kalsada ka lang. At saka ang kinatakutan dito guys sa mga nagta-travel o nagdumadayo guys ay yung tabi ng mga kalsada ay walang masyadong tao guys. Ayan. At saka alam nyo na kung anong mga nakatira sa pag ganitong lugar na mga bundok guys. Kaya, pero mababait sila guys. Hindi ka sasaktan nila kapag hindi mo sila sinasaktan. Ayan. Iyan ang rules ng dito sa Masbate. Ayan. Lumaki ako dito guys sa Masbate mismo. Sa Aguada plus Sir Masbate. Dati kasi guys, maganda pa talaga dito. Pero magulo na rin naman. Magulo na siya sa mga politiko lang. Pero sa mga normal na mga mamayan dito sa Masbate guys, okay naman siya guys. Mga nagtotores, ganyan. Pero ngayon guys, hindi ka na basta-basta makagala-gala sa mga bukid-bukid. Kasi yung mga nanirahan sa mga bukid guys, alam nyo na kung ano ibig ko sabihin. Hindi siya normal na mayan or ano, yung mga nagtatago sa bukid guys, mababait naman sila. Ang iniiwasan lang natin guys, yung mapagkamalan ka, ayan. Yun kasi ang iniiwasan din ng mga tao dito guys na gumala sila sa mga or mamasyal sa mga kabundukan dito, yung mga bundok-bundok guys. Maganda talaga pasyalan dito guys. Makita mo talaga yung kagandahan ng mga bundok dito sa Masbate. Ang problema, yung mapagkamalan ka guys pag wala ka mga kasamang mga kakilala na kilala ng tulad ng mga barangay or magto-tourist guide sa inyo guys. Kaya kailangan meron talagang pahintulot na mamasyal ka or pupuntahan mo tong lugar na to. Ganon dito guys sa Masbate kasi kamakailan lang
nagbabarilan dito or gira ba yun, gira-gira sa mga Bisaya. Pero hindi, doon lang sa park na yun, doon lang ang may kaguluhan. Pero wala naman guys, kasi ano lang naman yun, mga sundalo at yung mga taong bukid ang kalaban guys, hindi naman yung mga civilian. Pero dito, maano rin naman dito guys, may pagmamalaki ko pa rin dito guys yung Masbate, kasi sobrang ganda dito guys. Kahit magulo, pero maganda pa rin siya. Magulo lang siya sa mga taong labas. Hindi nakilala yung mga ano ang patakaran dito sa loob ng Masbate. Ayan. Pero guys, magulo man, maganda naman. Joke lang. Mamaya ipapakita ko sa inyo guys. Nandito na tayo sa bahay ng aking pinsan guys. Ayan. Ang ganda talaga ng ano. Doon guys, baba, sa baba nito guys, ay ilog na guys. Ay dagat pala. So ngayon guys, start na tayo. Pauwi na tayo doon sa bahay ng aking tiyuhin sa May Kabangrayan. Ayan, nandiyan na yung tricycle. Yun yung tricycle na sinundo namin ng pinsan ko. Balikuyan niya yan. Tapos itong driver ko ay pinsan ko rin. Ayan. Yan ang gagamitin namin sa sasakyan papunta roon sa Aguada guys. Kasi hindi pwedeng motor dahil ano, hindi kami kasya. Ayan, makikita nyo dito guys. Tinatahak na namin yung shortcut ng papuntang Kabangrayan guys. Galing dito kami dumaan sa Corpus, tapos ito yung ginawang kalsada na gawing shortcut ng Kabangrayan to Corpus Esperanza. Ayan. Ang ganda ng ano guys, nandito na tayo sa tuktok ng bundok, ayan. Noon pa to ginawa guys, tapos ngayon lang siya itinuloy. Ay parang ngayon lang siya dinugtungan guys, kasi kulang siya, ano lang kasi ang kalsada dito, rough road guys, ng, anong tawag doon? Yung yelo na, ay anapog guys. Ito kasing lugar na to ay talagang kuhanan ng mga anapog sa ano ba sa Tagalog ang anapog. Ngayon maraming nagrereklamo dito guys, kasi talagang hirap na hirap sila, lalo na pag naulan guys. Talagang parang ano, sa Bisaya labugan ba ang kalsada, labugan sa Kalabaw. Pero ngayon guys, tingnan niyo naman, nakikita niyo sobrang ganda na. Tapos ang ganda pa ng bukid, dahil hindi siya nagagalaw, hindi nasisira yung ganda ng kabundukan. Green na green yung ating mga kabundukan. Ayan siya guys, oh, puro ano talaga anapog. Pero ngayon ano na, espalto naman ni siya guys. As tingnan niyo, ang ganda ng baba. Nandito na tayo sa tuktok ng bundok. Ayan, tapos ito yung bagong ano ngayon guys, ginawa nila. Construction pa rin. Ano ba tawag ng construction, no? Under construction pa yung kalsada. Pero ang ganda nito guys, kaya kaso walang nakatira dito, mahirap talaga magbiyahe dito pag gabi. Yun sinabi ko kanina guys, na ang mga dayuhan dito guys takot dumaan dito, lalo na pag gabi. Kasi marami ng, minsan guys may nangaharang dito na mga taong bukid, pero hindi naman lagi yan.
Kasi bundok na bundok talaga to dati, guys. Wala tong kalsada, talagang ano pa, pastulan to siya dati. Ang alam ko kay Tony ko to dati, guys, eh. Pero ngayon si Tony ko pa rin naman ang nandito, guys, ang gobernador, kaya sa kanya na to lahat. Ayan, guys, o mga anapog, kuhanan kasi to ng anapog dati. Ngayon, ito, guys, eh, palusong na kami nito. Ito yung tuktok na niya. Tapos ito, palusong na kami. Tingnan niyo siya, guys. Ang ganda pa rin ng ano, ang ganda pa rin ng bukid kahit pinag ano na siya, pinag kuhanan ng mga anapog. Dito, ito kasi, guys, ang bukid na to ay pinagkuhanan to ng anapog dati. Ngayon, pinag-anuhan na lang na gawing kalsada kasi ito yung malapit ng Wi papuntang Esperanza papunta dito sa Corpus. Ayan. Makita nyo yan, guys. So, iyan yung mga lumang pinagtatanggalan ng mga anapog. Pababa na kami nito, guys. Ang ano nito, guys, ang dulo nito ay Baras at saka Kabangrayan. Ayan. Pero ang ganda ng pagkagawa ng kalsada nila dito, guys. Naka-espalto pa. So, dito na lang muna tayo, guys. Thank you for watching. Shout out sa aking team. Team Langga, Team Sofia Soda, Team Happy is Indie. Ayan. Maraming salamat. Team Junatics, maraming salamat sa support. Bye-bye, guys. Hanggang dito na lang muna ang ating road trip video. Bye-bye!